Brad, welcome to Joanna Berstar. And for today's video, gusto kong pagganahin muli ang inyong mga pagiging business-minded ba? Kasi ngayong araw, may share ako sa inyong simpleng negosyo, napakadaling business idea na pag ginawa nyo, sigurado. Kikita ka na, limpak-limpak na barya! Ay, mga barya. Ha? Barya lang? Opo, barya lang. Eh, ano pa kasi yan, negosyo yan, Joniverse? Ano ba yan? Legal ba yan o illegal ba yan? Op, huwag kayong mag-alala. Legal to, mga brad, legal. Ngayong araw, gagawa tayo na. Ayan o, oh, ayan o, oh, oo. Oh. Yan lang o. Oh. Popcorn sa kamani. Ayan o. Oh. Money popcorn! Katunayan nga yan, nandito ako ngayon sa aming maliit na tindahan dito sa harap ng eskwelahan. At dito ko tinitenda yung mga ayan o, mga paninda kong money popcorn eh. Dito ko rin yan. At meron pa ako dito ngayon pinupit. Ayan. At yung mga negosyo natin. Legal yan. O, oh, diba? O, oh, yan. Mani, paninda po akong kumakain. Pero nakikita nyo naman, maraming bumibili niyan. Kaya ikaw na gusto magkaroon ng passive income, ikaw. Naku, sinasabi ko sa'yo, ito na yung video para sa'yo, guys. Panoorin mo yan. Okay, nandito tayo. Ito yung production area natin. Dito natin gagawin yung mga items na ititinda natin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ito na yung production area natin. At dito natin gagawin yung mga popcorn at may na ititinda natin. At kung mapapansin nyo, wala tayong popcorn machine. Kasi yung gamit kong pagluto, yung dibomba lang kala na digas, yun ang ginagamit ko sa pagluto ng popcorn. Papaliwanag ko mamaya. Siyempre, i-prepare na natin ang mga lahat ng kailangan katulad ng mga mani, yung mga bawang, slice nyo na yung mga kawali yan, slice nyo na rin para wala nang hugasan pagkatapos tapos magbigay ka na ng gas dyan sa yan yung dibomba kong kalan, dyan tayo magluluto yan, lagyan nyo na ng kawali, lagyan nyo natin ng lana at ready na tayo para lutuin ang unang mani yung walang balat. Yan, luluto lang natin sa katamtamang apoy, bawang at hintayin maluto. Siguro na lang na hindi siya ma-overcook kasi baka masunog yung mani. Isunod na natin yung may balat. Pares lang yung proseso dati lang. Yun, nilagyan ko na rin ng maraming bawang kasi mas masarap yung peanut pag maraming bawang. Yun, pagkatapos natin maluto yung mga mani, lagay na natin siya sa cooling area. Isang cooling area ko na ceiling fan lang yan. Sobrang lamig niya. Siyempre, yung last peanut na lulutuin natin is yung caramel peanut. So, kalahating kilo mani, kalahating basong tubig, kalahating kilo asukal. Tapos sabay-sabayin mo lang yan. Tapos, siyempre, mahinang apoy lang, tatatang-tabang apoy. Mix mo lang. Dapat consistent lang yung paghahalo. Hanggang sa yun. Ayun, maging ganyan siya. Yan eh. Palalamigin na natin. Lagyan natin sa malinis na lalagyan. Palamigin nyo na. Sa packaging process, gumamit ako ng 2x4 na plastic. At unahin na natin itong may asukal or may natamis na mani. Ililipat na natin siya. Pares lang yan. Katulad lang yan na may balat. Yung walang balat. Pares lang yung process, lalagyan mo lang yan dyan, tapos dapat make sure na nakasil siya. Na nakasil siya ng mabuti. Katulad niya, no? Oh.
Madali lang, di ba? Sayang yung kita. Alam nyo ba, kumikita ako ng 600 to 800 a day. O, saan mo pa kukunin yun? Just imagine this, lahat ng mga naiisip ng negosyo dito at sa buong mundo, nagsimula lang nila sa mga maliliit na negosyo. Alam ko kayang-kaya mo yan eh. Yan lang ang mga simpleng business idea ko lang naman na pwede nyong gawin. Hanggang yung mahirap. O, pagkatapos natin ma-repack tong lahat ng to, bibenta na natin siya para maging pera na. Sa paggawa ng popcorn, ito lang yan, isang basang mantika. Isang basang popcorn. Isang kutsaritang asin. Isang kutsaritang achuete, yung buo. Tapos, hihintayin nyo na lang na magkaputukan. Pag narinig nyo na nagkaputukan na, umatras ka na at hintayin mo, maluluto na yan. Okay, pag naluto na yan, lagyan nyo na lang sa maling sa lalagyan. Cheese powder. Haluin, tas yan. Yung plastic, meron akong 5x7 na plastic. Nalagay lang natin yan dyan. Re-repack. Ngayon naman, isisil naman natin ngayon itong popcorn na to dito sa sealer natin. ₱5. Nakikita nito, ito na yung finished product natin. Bali, ang isa nito, ₱5. So, nakagawa tayo ng 80 pieces times 5 mo, di may 400 ka. Hindi na pa dyan kasali yung mga inalot kong mga mani, yung nakarepack na mani na pixel ko kanina. O, plus mo pa yun, di ilan na. So, pagkatapos natin yung magawa, itong mga popcorn na ito, ilalagay natin dito. Tapos, ready na siya para itinda. At, naging pera. Pero walang magic sa pagninegosyo, walang magic. Kailangan mo siyempre ng sipag at tiyaga. Siyempre, manalangin. Kung sa tingin mo nag-enjoy ka at di ko alam kung may natutunan ka rin ba sa mga pinaggagawa kong mga business idea, paki-like, comment, and subscribe. Magkikita pa rin tayo sa mga next video ko. Ang oras na para magpaalam na sa muli. This is Joe Everchild signing out. Somebody find out. Peace.